Hi guys! Good morning! Welcome back again sa aking channel. So, itong video nito, hindi na siya about Lumina, kundi about Bella Vita in Cagayan de Oro City. Housing pa rin siya in Ayala. Sa ngayon, Bella Vita muna kasi nandito kami dahil in-invite kami for birthday celebration. So, may chance po kami na mag-film ng isang unit dito sa Bella Vita. So, para makita ko din ang para makita niyo din ang interior designs ng Bella Vita dito sa Cagayan de Oro. So, same square meter lang siya ng Lumina Homes in Cagayan de Oro City. Okay, so tara, papasukin na natin ang isang bahay ng aming kaibigan. Okay, so ang videong ito is about sa bahay ng aming kaibigan dito sa Bella Vita sa Indahag in Cagayan de Oro City. So as you can see, ito yung designs ng Bella Vita. So twice pa ako nakapunta dito. So ang unit ng aking kaibigan is nasa corner unit sila. So ang area nito is the same lang sa Lumina Homes, ang square meter. So, ang designs nila dito sa labas is may mga flowers. Ito yung mga designs nila. So, maganda talaga pag ang bahay natin is may mga halaman. Ayan. So, kaunti pa lang daw ang nanirahan dito guys. Nasa mga 15 homeowners. Okay, so papasukin na natin ang kanilang bahay. So, ito yung bahay nila. Pag ito na kulay na paint, maaliwala siya. So, yung kisame nila, ni-repair nila at ginawa ng designs. So, mas mataas na yung kisame nila, mas maganda din tingnan. Okay, yung tiles nila for floor is napakaganda. Pero, huwag niyo siya, pag may mga ano kayo, mga malikot na mga bata, huwag niyo gayahan itong tiles na to kasi slippery siya. Pero maganda talaga, elegante siya tingnan. Okay, so, sa bahay nila, isang room lang ang ginawa nila. So, itong white door is ano lang, comfort room nila. So, yung first door is yung room nila. Okay, so ang dining area nila is dito, malapit lang sa sala. Naka-designs pa rin yung kesame sa dining area nila, same with sala. So kalilipat lang nila dito guys, kaya hindi pa siya natapos yung renovation nila. And so next, papasukin natin ang kanilang kusina. So as you can see, yung tiles nila for kitchen is the same with Nanay House sa Lumina Homes. Okay, so ito na yung kitchen. Yan. Okay, so dito na door is laundry area nila. Dito din sila nagsasampay ng mga labahan. Ang weather dito guys is napakalamig kasi ang nakapaligid is malalaking mga punong kahoy. So, hindi pa maingay dito kasi 15 owners pa lang ang naka-turnover dito. Naka-turnover na siya lahat pero 15 homeowners pa lang ang nanirahan dito. Okay, so malaki siya tingnan. Malaki talaga siya pag once na may mga division na, may mga partition na, malaki talaga siya tingnan.
at maaliwalas. So next, papasukin natin ang kanilang comfort room. Okay, so ito yung comfort room nila. Mas malaki siya kaysa compare sa Lumina Homes. Mas maliit ang sa Lumina Homes. Ang sa kanila is mas malaki. Okay, so may shower na. Pag naka-turn over na din ito sa inyo, may shower na nakalagay. Sa Lumina Homes, wala pa pong shower. Okay, so ito, meron na din sa kanila. Yan na baw. Pero sa Lumina Homes, wala din. CR, ano lang talaga, bawal lang talaga ang nasa CR. Ang nasa Lumina Homes. Okay, so sana guys, malaking tulong ito ito sa inyo, ang mga interior designs dito. So dito, next is ang room nila. So isang room lang sa kanila. So malaki ang room nila kasi isang room lang ang ginawa nila. Yan. So ano yung kulay ng paint nila sa room, ganun din sa sala nila. So I hope na may mga idea na naman kayo na nakukuha dito guys, dito sa Bella Vita. So ito yung corner lot nila. So tinaniman nila ng kamunggay, tanglad, sibuyas dahon. Mas maganda kung may mga tanim talaga tayo ng mga gulay para hindi na tayo bibili sa labas kasi malayo yung palengke dito. Okay, so guys, sana may malaki kayong mga idea na nakukuha dito. So thank you so much for